So, power. Yan. Where pa? Tingnan natin tong table na ito. Okay? Ipinapakita dito yung pinagkaiba pa ng power and authority. Ito, alam nyo na to kasi nung week 1 pa lang pinag-uusapan na natin to eh. Pero para na lang din ma-review tayo at mas ma-cultivate natin ang ating understanding with regards with power and authority, let's take a look at this table. Okay? Here in this table, makikita natin ang pinagkaiba ng dalawa. Okay? Sa first column, nakasulat dyan, power is the ability to influence the behavior of others. Okay? Kailangan pa pang i-spelling yan. Paulit-ulit na po tayo dyan. Whereas, authority is the right to influence the behavior of others. Okay? So, makikita natin agad yung difference eh. Pag power, it's the ability. Anyone can have the ability. Kahit sino, kahit estudyante, kahit bata, kahit sino. Okay? As long as you can influence the others, the behavior of other people, you can have the power. You have the power. Whereas in authority, it's the right. Diba? Kahit may kapangyarihan ka, kung wala ka namang right, you don't have the authority. Diba? Sa school, sino bang may authority? Sino may right? Okay? Siyempre, mga teachers. Diba? Pero siyempre, sa mga organization, like sa mga classroom, meron kayong mga classroom officer, they have the authority. Diba? Makikita nga natin dito sa example eh. A power example, an advocate expressing his disappointment to government. Okay? Iyan talagang ginamit kong example eh. Para makita nyo yung advocate, it's general eh. Anyone can be an advocate, di ba? Kahit estudyante pa lang, kahit nagtitinda sa palengke, kahit teacher ka, kahit sino ka, kahit wala kang pwesto sa government, you can be an advocate. Diba? Ang ating mga medium na ginagamit ngayon is iba-iba, like social media. Okay? Yung Facebook, Twitter, yung iba nag-vlog pa, no? Pinapost nila sa mga social media, sa YouTube, right? So, yung iba naman nagra-rally. Okay? So, naipapakita natin doon yung power. Kasi nakaka-impluensya tayo. Totoo namang nakaka-impluensya. Diba, makikita nga lang natin, minsan affected yung mga tao sa paligid natin, kaya napapashare sila, napaparetweet sila, or napapacomment sila, okay? At nagbibigay pa sila ng mga insights nila, okay? So talagang yung power, nakikita natin yan sa iba't ibang tao, kagaya ng mga advocates. So sa authority naman, ang example na binigay ko rito is a mother disciplining her child, okay? So, bakit niya dinidisiplina yung anak niya? Eh, kasi nga, meron siyang power. But aside from that power, the power that she has is a legitimate one. Okay? She has the authority to do it. Alright, so next, power is the ability to achieve a desired outcome. Okay? So, if you have the ability to achieve what you are aiming for, yan. So, halimbawa, yung dreams mo, nakukuha mo, yung mga goals na sinet mo, whether short-term or long-term, tapos nakukuha mo siya, it's power, okay? Halimbawa, gusto mo sanang maging police. So, anong gagawin mo? You have to use your power, di ba? You have to use your abilities. Mag-aaral kang mabuti, pagsisikapan mo, gagawin mo ang lahat, okay? Para makamtan mo yung pangarap mo. So, that's power. Okay, ano pa? Ang nakasulat dito is power is the ability to get someone to do something she wants to accomplish, thus making things happen in the way she wants. Okay? Power is a prime ingredient of politics. Alright, so dito tayo sa authority. It is a legitimate or rightful power that's based on an acknowledge duty to obey. Ayan na nga yung kanina ko pang sinasabi at pinaliliwanag. Next is, authority is to control. Influence denotes power. Ayan, so alam nyo, the bottom line, kahit hindi ko na siya tapusin, yung pinaka-gist ng authority, it is also a power from a legitimate one lang. Okay? So, wag na tayong malilito, no? Isa pang mga example na binigay ko rito, power is, teka lang, ang example ng power na ibinigay ko rito is, students maximizing his limited resources
to finish his studies. Eh, yun ang ngayon kanina ko rin sinabi. So, sa authority naman, a city mayor initiating a major beautification project. Bakit niya ginagawa yun? Eh, legitimate siya. Meron siyang karapatan na gawin yun. He has the authority. Naisip ko tuloy sila Yorme, sina Vivico. Ayan. Kayo, sa tingin ninyo, yung paggamit ng power ng mga nabanggit kong mayors, naging maayos ba? Naging responsible ba sila? Okay? Yun na nga yung problema eh. Diba? Lahat tayo may power, okay? Pero hindi lahat ng may power ay alam kung paano to gamitin sa tama. Parang sa mga palabas lang yan eh. Okay, parang ano bang palabas? Encantadja, di ba? Meron silang mga kapangyarihan, pero hindi lahat sila mabuti. Yung iba, ginagamit nila sa kasamaan, parang si Hagorn. Ganun din sa totoong buhay, okay? Especially yung mga nasa authority, di ba? Minsan, nang dahil sa kapangyarihan na meron sila, kasi nga legitimate eh, talagang ibinayaya sa kanila yung kapangyarihan na yun eh. Ang nakakalungkot, not only in the Philippines, di ba? Nangyayari talaga yung pag-aabuso sa kapangyarihan. Okay? So, sa tingin nyo ba yung mga binanggit ko kanina mga mayors, ganun ba sila based on your assessment? Or is it too early to judge them or to assess their works? Okay? Yun din ang ating titignan. Minsan, mabilis magbitiw ng salita. Minsan, mabilis mag-pinpoint. But we need to be comprehensive sa ating mga judgments, di ba? Or sa ating mga stand. Minsan kasi napabadala tayo sa mga nakikita lang natin, lalo sa social media. Kung ano yung trending, dun tayo. Lalo ngayon ang mga kabataan, hindi naman lahat, pero marami akong na-observe sa mga kabataan na nagiging meme-oriented. Yan ang tawag ko eh, meme-oriented. Kasi minsan, hindi pa nababasa yung totoong article o yung totoong nangyari. Hindi nila narinig yung mga interviews or whatsoever. Meron na sila agad judgment, di ba? Meron na sila agad stand. Why? Kasi meron silang pinagbatayang meme, di ba? Isa sa mga nakita ko is yung sa DepEd. Di ba ang authority natin, pinakamataas na may authority natin sa DepEd? Is si Secretary Briones. Okay, so merong meme na kumakalat nung pandemic na nag-declare di umano si Secretary Briones ng grade 13. Ang daming nag-share, ang daming nagalit, ang daming nagmura. In other words, ang daming umabuso sa kanilang power. They have the ability to do it. Lalo tayo, ang means ng ating power is social media. Diba sa panahon natin ngayon eh? Ang dami nagmura, hindi na nagbasa kung ano ba talagang totoo, hindi na nagsaliksik. Ang nangyari, maraming na-impluwensyaan. So, kitang-kita yung power. Power na nagamit sa mali. Yan ang sinasabi ko. Okay, sa government lalo. Diba? So, kung may nakikita tayong mga mayors na mabubuti, that's good. Kung yun din ang ating judgment, that's good. Kung may nakikita tayong masasamang mga government leaders, mayors, president maybe, okay, senators, okay, may mga sinasabi tayong mga kurakot, okay, you are free to say whatever you want, but since you are studying now Philippine Politics and Governance course, eh sana naman maging extra careful tayo. And ang lagi kong payo, maging comprehensive. Huwag tayong basta-bastang nagpapaniwala. Dapat marunong tayong magsiyasat. Okay? Alamin natin kung ano yung totoo at saka hindi. Okay? And then after that, go ahead. Magkaroon ka ng stand. Ikaw ba ay pabor o hindi pabor? Ikaw ba ay tutol sa mga panukala o hindi? Ikaw ba ay sumasang-ayon sa mga sinasabi ng Pangulo o hindi? Alright? So, tingnan natin kung paano ginagamit ng mga tao ang power and authority.